What's up mga katuto? Maligayang pagbabalik sa Katotohanan Showbiz. Basketball player na si Robert Bolick nagsalita na sa kung ano nga bang totoong nangyari sa breakup nila ni Abby Maranyo. Netizens, nagulat nang malamang nagawa ni Abby Maranyo ang bagay na ito. Narito ang mga nagbabagang balita na hatid sa inyo ng Katotohanan Showbiz. Matapos mag-viral ang civil wedding ng basketball player na si Robert Bolick sa asawa nito na si Cassandra Yu, inulan nga ng samot-saring pangbabatikos ang mga ito. Kaya naman, hindi na nakapagtimpi ang basketballista at tuluyan na nga itong nagsalita tungkol sa kung bakit sila naghiwalay ni Abby Maranyo. Isang mahabang kwento. Di porket tahimik at di nagsasalita, akala nyo guilty. Hindi. Lalaki kasi ako, tahimik lang kahit sinisiraan na, okay lang. Kasi ganoon naman talaga sa society ngayon pag lalaki. Yun parating may kasalanan, yun parating may mali, pero parang may hangganan rin. Kailangan na ring magsalita. Una sa lahat, Abby, huwag ka masyadong feeling victim. Alam mo naman yung rason bakit ganoon. Alam mong ginawa mo, kumalat pa nga eh. Pero never kong nilabas kasi kailangang pag-usapan yon as a couple para ayusin kasi ganun naman dapat, di ba? Bakit lalabas mo pa? Kahit nakalabas na nga, di pa rin ako nag-react. Pag-usapan dapat nating dalawa. Hindi kailangang ilabas. Pero ganun ka eh, nilalabas mo. Well, para naman maprotektahan kong sarili ko tsaka asawa ko kasi masyado ka na dyan eh. Tsaka sobra na rin. Alam mong ginawa mo. Buntis ka. Tapos nagpalaglag ka. Tama ba yon? Sino ba namang lalaking gustong sumama sa isang babaeng ganon? Mismong pamilya, di alam. Paano pa kaya teammate mo? Alam ba nila? Lalo na pamilya ko ngayon. For sure, alam na nila ngayon. Kaya ganyan sila, kasi di naman nila alam nangyari kasi lalaki ako eh. Ganon kami, tinatago sa sarili. Feeling malakas, pero natatamaan na sa loob. Dapat pag-usapan lang, di na kailangang ilabas. May pride kami, nakakahiya yung ganun kasi problema natin yon. Di sa tao at saka bata yon, walang kinalaman yon. Okay, kasi parang masyado kang masaya dyan na sinisiraan ako eh. Yan bang gustong makasama? Diba? Kesa protektahan, aba, masaya pang sinisiraan. Kaya nga nagpapasalamat ako na dumating asawa ko ngayon. Wala naman talaga siyang kinalaman. Di naman ang agaw. Never nangyari yon. Desisyon ko talaga na makipagkita na sa iba kasi wala na tayo eh. Alam mong kasalanan mo. Tanggapin mo at alam ko rin kasalanan ko at tinanggap ko yon. Pinagdasal ko rin sa Diyos yon. Kasi normal tao tayo. Nagkakamali. Ganun talaga buhay. For sure, may dadating sa buhay mo na para sa'yo at sana mahanap mo yon. Sa aking pamilya, mahal na mahal ko kayo. Di nyo lang talaga alam nangyari. For sure, kasalanan ko kasi di ako nagsabi. Pero paano mo sasabihin mga ganong bagay sa pamilya mo? Pero kahit ganon pa man, mahal na mahal ko kayo at welcome kayo sa buhay namin ni Cassandra at sa magiging anak namin in the future. Learning point. Huwag kayo masyadong manghusga, kahit tahimik lang, lalo na't di nyo alam buong storya. Di porkat lalaki kami, aba, kami kaagad may kasalanan. Lahat yan may storya. Dapat di nyo nga to malaman kasi dapat within the circle lang kasi mga gantong problema, dapat pag-usapan nyo. Huwag nyo masyadong ilabas sa social media kasi di na nakakatulong yan. Maganda lang yan for memes, nakakatawa. Pero pag may problema kayo, pag-usapan nyo at magtulungan. Sa asawa ko, pasensya at maraming salamat sa sobrang tatag mo kahit anong binabato sa'yo. Kahit di naman totoo, dito ka pa rin sa akin at minamahal mo ako ng sobra-sobra. Kaya tayo nag-asawa kasi click tayo at para tayo sa isa't isa. For sure, may reply siya dito. Kilala ko yon. Itong storya ko, iba ring storya niya. Kaya dyan pa lang, alam niyo nang di kami para sa isa't isa. Sa lahat ng tao, maraming salamat sa mga nag-congratulate sa amin at maraming salamat rin sa mga haters. Guys, sa basketball, okay lang siraan nyo ako kahit ano.
Alam nyo naman di ako papatol at masayang-masaya pa ako kasi nakikita nyong mali ko at okay sa akin yon, walang problema. Kahit ano pang sabihin nyo, tag PM nyo pa ako, okay lang. Pero konting respeto na, lalo sa mahal ko sa buhay, asawa ko, pamilya ko. Huwag nyo naman silang ganunin kasi ibang usapan na yon. Ako na lang, pwede. Huwag lang yung asawa ko kasi for sure masasaktan rin kayo kung asawa or pamilya nyo yung sasabihan ng masama. Eto ako, tingnan nyo, he. Masayang masaya ako. Kasama ko asawa ko, nagpapasaya sa buhay ko. Kahit anong gawin nyo, matatag relationship namin kasi alam namin sa isa't isa yung totoo. At kung may problema man kami, inaayos naming mag-asawa. Kaya kami nagpakasal kasi mahal na mahal naming isa't isa. Poprotektahan kita hanggang dulo, my wife.